우리들도 소개해 드리겠습니다. Hello, good day po sa inyo lahat. Ngayon po ay bumabiyahe na kami papuntang Laut upang mangisda. Kami po ay mga handline fisherman mula dito sa Western Zone. Kadalasang hook and line lamang ang gamit naming gear kasi napaka-sustainable po ng pamamaraan na to. Ang target po namin ngayon ay yellowfin tuna. Kapag nasa Laut na kami, ay naghahanap kami ng payaw at FAD, fish aggregation device. Dito kasi kumakandong ang maliliit na isda na siya namang kinakain ng malaking isda tulad ng yellowfin tuna, black marlin, blue marlin, dorado, mahi-mahi at tangigi. Malalaking kumpanya ang nagmay-ari ng mga payaw, mahal kasi ang pagpapagawa nito. Sa palagay nyo guys, ano kaya ang uri ng pamamalakayan ng mga nagmamay-ari ng mga payaw? Paki-comment nyo lang po sa comment section. Thank you. Sa gabi kami madalas nanguhuli ng mga tuna, kaya pag-umpisa ng gabi ay nanguhuli na kami ng pamain tulad ng pusit. Kailangan buhay itong papain kasi para madaling makita ng isda kahit na sa madilim na parte ng dagat. May mga panahon na halos wala kaming mahuling pusit, kaya napipilitan kaming gumamit ng isda bilang pamain. Isa sa ginagamit naming pain ay yung isda na tinatawag namin aswang. Kaya namin binansag ang aswang kasi panggulo ito sa aming pangingisda dahil pinuputol nito ang aming mga nylon lines at sinisira, kinakain o pinapatay ng mga ito ang mga pusit na pain namin. Pero ngayon, sila ang magiging pain namin. Sa next video guys, pakicheck nyo ang tungkol sa mga isdang aswang. Ay may karagdagang detalye akong mga ipapakita doon. Upang madaling makarating ang hook na may pain sa lalim na target namin, tinatali namin ito sa bato kasama ng mga cham o ginayat na isda at tinta ng pusit. Kailangang tama ang paraan ng pagkakatali upang madaling makalas ang hook at pain sa bato. Kapag nasa tamang lalim na, saka hahatakin ng biglaan upang makalas ang bato. Nakakatulong din kasing maka-attract ng isda ang vibration na nililikha kapag nakakalas ito kasama yung mga cham at tinta ng pusit. Saka ito itatali sa kawayan, nagaya ng pagkakatali sa bato. Kapag nakalas na kasi ito sa pagkakatali, madalamang ay kinagat na yan ang isda, ang pahin at nakaset na ang hook sa bilin ko. At yun, sinwerte kami ngayong gabi dahil may kumagat ng tuna sa pahin namin. Kailangan maging maingat kami sa paghila nito dahil
Sa mga katulad nito, nakasalalay ang kakain ng aming mga pamilya. Ang mga Pilipinong mangingisda ay nangingisda for survival dahil sa hirap ng buhay dito sa third world country. Kaya nga nakalulungkot ng isipin na marami sa mga mangingisda ng Pilipino ang gumagawa ng illegal na mga pamamaraan katulad ng dynamite at cyanide fishing. Tulong-tulong kami sa paghila nito upang masiguro na maisampa talaga ito. Lumalaban ang isdang to, kaya kailangang palanguin muna upang mapagod. Nakikita na. Malapit na at mukhang pagod na, kaya madali nitong masasabitan ang gadget. Tatalian lang muna namin ito ng lupit dahil kailangan pa namin mag-area pa, baka sakaling may mga kasama pang isdang ito. Sa magdamag na pangingisda namin ay isa lang ang nahuli namin ngayon. Kailangan ng ilagay ito sa yelo bago pa masira. Thank you.
apat na araw na kami dito sa Laut, isang una pa na ang nahuli namin. Nung nakanipas na araw, may mga nahuli na kaming dorado at tangili. Marami pa kaming surprise gaya ng yelo at diesel at pagkain, kaya hihintayin namin ang tiyempo kung kailan magiging aktibo ang mga isda. Madali kasi silang mahuli kapag aktibo na silang nanginginain. Ganito madalas ang nangyayari sa ganitong malakaya. Kailangan lang mahaba ang pasensya upang kumita ng mailan. Please pakishare na lang po kung nagustuhan niyo ang video na ito, lalo na sa mga maaaring may matutunan sa mga pumamaraan namin sa pahing isda, lalo na sa mga susunod pa namin mga videos. Pakihit na rin po ang subscribe button at notification bell. Maraming maraming salamat po sa panonood.